Ang storya ni Sara Balagbag at ang sinabi nitong paghirap nito sa bansang United Arab of Emirates or UAE. Bago natin simulan ang video na ito, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please like, share, subscribe, and hit the bell button para maging update ka sa mga bagong video ko. At kung hindi mo pa napapanood ang mga previous video ko, pumunta lang sa description box at pinutin ang link. Sino nga ba ang hindi nakilala sa batang Sara Balagbagan na isa sa mga OFW heroes natin na pinili na iwan ang pamilya para makapagtrabaho sa ibang bansa upang tumulong sa pamilya? Narito ang kanyang buong istorya. Si Sara Balagbagan ay pinanganak taong August 16, 1979 sa Baguindanao Sur, Sultan Kudarat. Mayroong 13 magkakapatid, ngunit 6 na lang sila natitira. Ang iba dito ay namatay dahil sa sakit at sa hirap ng buhay ay hindi na nila ito napagamot. Sa kanyang murang edad, si Sara Balagbagan ay namasukan ng trabaho sa kanyang kamag-anak upang lamang masuportahan nito ang kanyang pag-aaral at makatulong din sa kanyang pamilya. Ngunit na ito ang kanyang pag-aaral sa kadahilanan ay tinangkang itong gasayan ng kanyang TUE. Si Sara Balagbagan ay nagrayas nga sa kanyang kamag-anak at tumira ito sa kanyang kaibigan. Sa edad na 14 na taong gulang ay nag-decide na ito magtrabaho sa ibang bansa ngunit sa kanyang edad ay hindi na ito makakapasa. Kaya naman naisipan ng kanyang recruitment na dayayin ang kanyang edad at gawin itong 28 upang lamang makaalis at makapunta sa United Arab of Emirates o UAE. Nagtrabaho siya bilang domestic helper sa byudo na lalaki na Arapo na may edad ng 67 at may anak na 4. July 19, 1994 ay kumalat na nga ang kwento ng isang babaeng Pinay na nakapatay nga ng kanyang amo at naging laman ito ng pahayagan at telebisyon. Ito nga ay si Sara Balagbagan. Napatay ni Sara Balagbagan ang kanyang amo na si Alimas Mohamed Ali Balakshi na 30 beses na saksak dahil nga sa pagtatangkang panggagahasan nito sa kanya at upang lang dipensahan lamang ang kanyang sarili sa masamang balak ng kanyang amo. June 26, 1995, dahil nga sa nagawa niyang krimen sa pagpatay sa kanyang amo ay kinasuhan na nga ito si Sara Balagbagan at sinentensyahan na ito ng kamatayan by fired squad. Matapos nga ng 3 pagdiditis dahil nga sa kanyang pagtatanggol sa kanyang amo ay binaba na nga ang kaso at ginawa na lang ito ng ilang taon ng pagkakulong at 100 flagellation o 100 na. Dahil sa murang edad ni Sara Balagbagan ay hindi nga kakayanin ng 100 palo kaya naman ginawa na lang ito ng 20 times ang paglalatigo bawat araw sa loob lamang ng 5 buwan sinimula noong January 30 hanggang February 25, 1996. Matapos na 3 taon na pagbibilanggo sa kanya ay nabigyan ito ng karayaan ngunit kailangan niya magbayad sa namatayan na may halagang $41,000 sa pera natin noon ay nasa 2 million peso. Ang nag-donate nga nito ng ganitong kalaking pera ay si William Gatchilan, isang businessman. August 1, 1996, siya ay napalaya, nakabalik sa Pinas at binigyan siya ng Heroes Welcome pagkatapos nga malampasan ni Sara Balagbagan ang pagsubok niya sa UAE. Taong 1997, ginawa ang pelikula ang kanyang buhay at pinagmagatan itong The Sara Balagbagan Story kung saan pinagbibidaan ito noon ni Bina Morales. Pagkatapos ipalabas ang kanyang storya ay pinasok na niya ang mundo ng showbiz. Nagkaroon nga siya ng appearing sa mga television program. Taong 1997, nilabas ang kauna-unahan nitong album. 1998, nagkaroon ito ng relasyon sa hindi kilalang personalidad at nagkaroon ito ng anak. Sa maigsing panahon ay nagkahiwalay din sila. Nagpakasal ito kay Russell Vergara at nagkaroon nga ito ng 2 anak sa kanya. Dahil nga Christian ang kanyang asawa at Muslim naman si Sara Balagbagan, nagpa-convert ito bilang Kristiyano. Taong 2010, tulad nga naman ng relasyon nito sa nauna ay nagkahiwalay din sila. Taong 2013 ay muli itong umibig at ipakasal kay Jun Seriano at nagkaroon ito ng 2 anak. Love you, Jesus loves you. We are blessed family.
taong 2018 ang desisyon silang manirahan sa Las Vegas kasama ang kanilang 5 anak. At taong 2020, si Sara Balagbagan ay nagsalita na sa mga issue at haka-haka kung sino nga ba ang ama ng kanyang panganay. Kinumpirma nga ni Sara Balagbagan na si Arnold Clavio ang ama ng panganay na anak niya. Okay, ang ama po ng panganay ko ay yes, si Arnold Clavio po. Ano, siya po yung ama ng panganay ko. 17 pa lang daw siya nung nagkaroon daw sila ng relasyon at pinilit daw siya na huwag magsasalita sa publiko upang daw hindi daw masira ang kanyang imi. At ngayon ay masaya nang naniniraan kasama na ang kanyang pamilya at ang asawa niya na si Jun Sariano. There you have it mga ka-trends. Once again, this is Trending Today PH, ang magbibigay ng latest, newest, and updates sa mga showbiz and politics at iba pa. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, huwag nyong kalilimutan na i-click ang subscribe button at ang bell button para update kayo sa mga bagong video ko.